pa ba ang benepisyo ng pagiging tamad? Diba? Eto, pag-usapan natin ngayon. Alam mo, napapagod na ako eh. This past few weeks, parang ang daming taong galit sa tamad, galit sa palamunin, pagi na lang silang kawawa. Di ko maintindihan eh. Ano bang problema natin sa mga tamad? Ano bang problema natin sa mga palamunin? May mga bodybuilder pa nga dyan, motivational speaker ko daw, bobo daw. Wala daw kwenta ang mga tamad. Hindi nila nakikita. Kung ba, ano mga ba? Ang benepisyo ng pagiging tamad. Diba? Eto, pag-usapan natin ngayon. Unang-una, pag tamad ka, wala kang jowa, wala kang love life. Bakit? Eh kasi, sino nga naman magkagusto sa tamad? Diba? Eh ang tamad-tamad mo. Lahat ng tao gusto masipag, gusto mapera. So, iiwas sila sa'yo. Turn off sila sa'yo dahil tamad ka. Hindi ka masasaktan. Putang ina naman, Bash! Kailan ka ba katigas? Pag hindi ka masasaktan, wala kang stress. So chill ka lang. Sino ba naman ang gusto ng tamad? Pangalawa, hindi ka pagchichismisan. Alam mo bakit? Siyempre, bakit ka pagchichismisan? Eh wala na nangyayari sa buhay mo. Napakatamad mo kasi. Wala kang trabaho. Wala kang happening. Hindi ka naman lumalabas. Lagi ka lang tulog. Diba? Doon ka lang sa bahay. Chill lang. Diba? Ang sarap maging tamad. Pangatlo, healthy ka. Diba lahat gusto maging healthy? O, ang tamad, healthy. Bakit? Siyempre, kumpleto ka sa tulog unang-una. Kaming mga tamad, dahil pupatulog kami, sinusunod namin ang kasabihan na follow your dreams. Keep sleeping. Ang average na tulog ng tamad na tao is 12 to 16 hours. Ano ang average na tulog ng masipag na tao? Sige nga, magsabi ka na nakakompleto ng 8 hours na tulog. Di ba wala? Tama kayo. Ako naman eh. Oh, ngayon, etong mga tamad, nakakatulog ng mahaba. Nakakatulog sila ng mahaba, nagiging healthy sila. Diba? Hindi sila puyat, hindi sila kulang sa tulog. Sa makatwid, sobra pa sa tulog. Oh, magsabi ka ng tao na nakaka 8 hours a day man lang ngayon na masipag. Diba? Wala. Galing, diba? Ang sarap maging tamad. Kakapal ang mukha nyo. Oh, bago ko ituloy itong vlog, kung hindi mo pa pala ako kilala, ako si Tio Bri, at mag-subscribe ka na sa channel ko. Isa pa, ang pagiging tamad, nakakapayat. Bakit? Ang daming tao dyan, gumagastos. Kung ano-anong pagpapayat, kung ano-anong mga pa-exercise pa, di ba? Nagda-diet pa, eating healthy vegetables. Well, ang tamad, matipid na, nakakapayat pa. Bakit? Sa sobrang tamad mo, wala ka lang makain, di ba? O pag wala ka makain, anong resulta? O di ba? Mapayat ka. 'Di ba? May advantage din ng pagiging tamad. Galing, 'di ba? Ang sarap maging tamad. O ang kasunod. Siyempre, pag tamad ka, updated ka sa balita. Napakarami mo kasing oras. Updated ka sa balita, updated ka sa current events. O, kayong mga masisipag. 'Di ba minsan, hindi nga kayo updated, hindi mo, ay, meron ba? Ha? Alam ko ba 'yon? Oh. Ang mga tamad hindi. Updated 'yan sa balita. Bakit? Siyempre, namumuti na yung mata niyan maghapon, kaka-Facebook, kaka-Twitter, kaka-TikTok, di ba? Kaka-Instagram, alam nila ang current event. Hindi ka tatamaan ng COVID kasi updated ka sa mga nangyayari at sa mga impormasyon na binibigay. Ang tatanong, meron bang binibigay na impormasyon? Nakakatulong ba?
Ewan ko. Eh, ikaw, masipag ka. Alam mo ba? Diba? Updated ka ba? Hindi. Nagtatanong ka sa mga tamad. Parang may problema ka. Ito pa, isang magandang benepisyo. Ang tamad, laging fresh. Laging blooming. Bakit? Siyempre, wala kang stress eh. Actually, sila pa nga nasa-stress sa'yo. Diba? Kasi napakatamad mo. Hindi ka ba utusan? Wala kang magawa dito sa bahay. Hindi ka nga umaambag sa mga binihin. So, dahil sobrang wala kang stress, nagiging fresh ka, nagiging blooming ka. Diba? Gusto mo yun, diba? O kayong mga masisipag, lagi kayong stress. Kaya nga kayo umiinom ng stress tabs eh. Ang sarap maging tamad. Isa pang magandang benepisyo, ang tamad, hindi pagod. Pagod ka ng pagod. Di ba yung mga masisipag, tabaho ng tabaho? Di ba? Nai-stress sila sa buhay. Di ba? Anong resulta ng pagod? Anong resulta ng tabaho? May ipon ba? Nahuli mo. Karaniwan, wala rin ipon. Di ba? Karaniwan. Di ba? Ang tamad. Eto, tingnan mo ha. Tamad sila. Hindi sila nai-stress. Tulog lang ng tulog sa bahay. Di ba? Hindi sila masipag. Titisin mo nga lang yung mga magsasalita sa paligid mo. Di ba? Yun lang, titigasan mo lang yung mukha mo. Pero anong resulta ng tamad? Wala ding ipon. Hindi ka na stress, di ba? Hindi ka napagod, di ba? Yung resulta parehas lang. So anong pipiliin mo? Exactly, tama. Dito ka sa pagiging tamad. Sumali ka na sa amin. Huwag kayong magalit sa mga tamad. Wala naman silang ginagawa eh. Isa pang mga benepisyo. Ang tamad, tumataas ang self-confidence. Bakit? Kasi nga, walang umaasa sa'yo. Inaasa mo sa kanila lahat. Yung mga masisipag, di ba? Sobrang nawawalan sila ng self-confidence sa sarili nila. Nawawalan sila ng kumpiyansa. Lagi silang worried, ano ba mangyayari sa bukas? Malalagpasan ko ba ito? Mababayaran ko ba itong mga bayawin ko? Papaano na yung tuition? Ang tamad hindi. Inasa mo na sa mga tao sa paligid mo yun. So hindi ka nag-aalala sa mga mangyayari bukas. Napaka-positive ng outlook mo dito sa mundo. Ang kakapal na mukha nyo. Sabi nga nila, ngayong pandemya, stay negative sa COVID, but stay positive in your outlook in life. Huwag kayong magalit sa mga tamad. Wala naman silang ginagawa eh. Isa pang maganda sa tamad, alam mo kung ano, napakarami mong oras. Diba? Sabi nga ng mga businessman, time is gold. Time is money. So isipin mo, sa dami ng oras ng tamad, di ba? Time is money, napakaraming ang pera, i-compute mo yun, di ba? Yun nga lang, ginagawa niya, ginagamit niya sa tulog at pag-Facebook at panonood ng Netflix. Di ba? Doon niya ini-spend ang oras niya. Pero, napakaraming oras ng tamad. Tama talaga. Oh, ang mga masisipag ba may oras? Di ba? Sa sobrang sipag mo, nakalimutan mo nang mag-breathe. Gago! Di ba masarap maging tamad? Kasi ang daming time. Tulad nito, nakakapag-shoot ako ngayon. Ang daming time, di ba? Ganyan kami mga tamad. Kaya sumama ka na. Eto, isa pang maganda. Pagtamad ka, di ba? Umuunti ang kaibigan mo. Dahil sobrang daming lumalabas na video about motivation, di ba? Sinasabi nila, huwag kang sumama sa tamad. Sumama ka dun sa may mga pangarap. Kasi yun ang makakatulong, di ba? Yun ang makakatulong sa mga kung anong mangyayari sa buhay mo. Doon ka, kung ano sila, yung ka din. Eh, lahat ng tao, iniiwasan ka na. Oh, di ba maganda yun? Pag iniiwasan ka na ng lahat ng tao, sabi nga nila, less friends, less bullshit. Di ba? Lumuluwag ang buhay mo, di ba? Wala kang responsibilidad, walang negatibo, di ba, ng mga tao, di ba? Walang nampe-pressure sa'yo ng mga kaibigan na puta, eh pokoy, nakabili na nga ang kotse, eh ano ngayon, nakabili ka na ng kotse, nakabili ka na ng bahay, di ba? Pagod ka naman, magkakakanser ka naman after ilang years. Usually, ang mga friends namin, mga tamad din. Oh, di tulong-tulong kami mga tamad, lahat kami positive vibes lang. Ang sarap maging tamad. Eto, isa pong malaking sampal sa inyong mga masisipag. Di ba? Ngayong pandemya, kami merong ayuda. Kayong mga masisipag, meron ba? Meron ba? Ano ang sa inyo na tamimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woohoo!
Woo! Ang sarap maging tamad. May ayuda. Woo! Yeah! Kayod kayo ng kayod, bayad kayo ng bayad ng buwis, di ba? Ano kayo? Tabaho kayo ng tabaho. Di ba ngayon nagka-pandemya, tinamtiyan ba kayo ng gobyerno? Hindi, di ba? Bakit ako umiiyak? My gosh! Ang tamad, masasama ka sa 4-piece. Di ba? Ano yung 4-piece? Ibig sabihin, may pera ka ngayong pandemya. Di ba maganda yun? Habang sila lahat na masisipag, walang natatanggap na pera na ayuda sa gobyerno. Ang gobyerno, nakakampi sa'yo. Di ba? May advantage din ng pagiging tamad. Di ba ang sarap maging tamad? Di ba? Wala kang ginagawa, pero nabubuhay ka. Di ba nang matiwasay? Ang ganda ng outlook mo sa buhay. At lagi niyong tatandaan, wag na kayong magalit sa aming mga tamad, aming mga palamunin. Kasi bakit? Wala naman kaming ginagawa eh. O nga pala ulit si Tio Bray, kung bago ka, mag-subscribe ka sa channel ko, mag-like ka, mag-comment. At lagi mong tatandaan, mabuti ng tamad, hindi naman pagod.